Ang inyong maririnig ay isang kwento lamang, walang layong makasakit ng damdamin ninuman. At kung sakali naman na ika'y tatamaan, patawad, kaibigan, ang aking kahilingan. Isang kwentong narinig sa araling kasaysayan, sa mataas na paaralan, laman ng talakayan, malilikot na isipan nitong kabataan, usapin ang relihiyon ay bakit pinakialaman. Itong aming guro, marami yatang alam, mga sinaunang pangyayari, di mawaglit sa isipan, pati mukha ni Jesus, nasama sa usapan, araling relihiyon sa Asya at kasaysayan. Ang nakikita ba raw namin na mga larawan sa simbahan, sa paaralan, sa ospital at saan man? Si Jesus ba raw yun o sa ibang katauhan? Si Leonardo da Vinci nakaladkad sa usapan. Panahong Renasimiento, siya'y lumitaw naman. Maraming ipininta, kilala sa kasaysayan. Pangalan niya'y binabanggit hanggang sa kasalukuyan. One day, isang araw, siya daw ay naglakbay. Naghanap ng modelo na ipipinta naman. Sa kanyang gagawin, siya ay babayaran. Kung magkano o ano, ay walang nakaalam. Isang hari yata sa mayamang Europa, ipinta sa Jesus, yon ang sabi sa kanya. Ereregalo yata sa reyna ng monarkiya. Ito namang si Da Vinci, sa lakad ay humayo na. Kung saan-saan nakarating ang matalinong mama, naghanap ng modelo na maamo ang mukha, nababagay sa Mesyas sa pintang magagawa. Kanyang nakaharap ang isang binata, maaliwalas, malakordero, maamo ang mukha. Naupong modelo, si Da Vinci, tuwang-tuwa. Ang gusto ng hari, kanya nang magagawa. Natapos ang painting, nagdiwang ang monarko. Itong si Da Vinci, sumikat sa mundo. Pero alam nyo ba, hindi rito natapos ang mahabang kwento. Lumipas ang panahon, itong si Leonardo, sa bagong gagawin, nangailangan ng modelo. Humayo, lumakad, naghanap ng tao, malahudas ang mukha, di kagaya ni Kristo. Nakaharap niya ang isang nilalang, di ko matandaan, sa isa bang bilangguan. Mukha siyang kriminal, isang tampalasan, naupong modelo, si Judas ang larawan. Masaya si Leonardo sa kinahinatnan. Si Judas Iscariote ay mayroon ng larawan. Itong modelo naman, bago sila naghiwalay, tinanong niya si Da Vinci kung siya ba'y natatandaan. Siya rin daw kasi ang modelo kay Jesus na larawan. Sinabi ko sa unahan na ito'y kwento lamang. Sabi nga ni Google, walang matibay na katunayan. Kung ito ay totoo na naging kaganapan o gawa-gawa lamang ng malikot na isipan. Ilang bagay lamang ang sa isipay nangungulit. Walang larawan si Jesus na naiwan sa daigdig. Kahit portrait lamang o anumang naiguhit, nagagayahin na lamang nitong mga future artist. Ang bagay ba na ito ay sinadya ng langit? Wala ni isa na nangahas gumuhit? Sa isip ba na malikhain, hindi sumagi kahit saglit? Sa piling nila lumaki, nangaral at pinag-usig. Matalino ang tao sa simula't simula pa. Manlilikha na sila sa panahon pa ng sinauna. Itong mga Hittites, tumutunaw ng bakal na. Libong mga taon pa, bago ang Kristo ay isilang na. Mga manlililok naman ang iba. Pagsasaka, irigasyon, naghahayo pa na. Pagawa ng alahas, palamuti at iba pa. Panahon ni Moses sa ilang, natatandaan nyo ba? Gumawa ng Diyos-Diyosang ginto ang mga Israelita. Nakalimutan ba na iguhit si Jesus? Walang larawan ang dakilang manunubos. Itong mga artist ay nagkukumahog. Paghahanap ng modelo, sing-amo daw ni Jesus. Ang nangyari tuloy, di nyo ba napapansin? Depende ang Jesus sa gumawa ng sining. Iba-iba ang kulay, may maputi at may kayumanggirin. Mayroong European, may Asian ang dating. Itong si George Eastman na inventor ng Kodak, bakit hindi sa panahon ni Jesus siya ipinanganak? At itong sina Leonardo at kagaya niyang mauutak, naaalala ko ang kabawalan ng Diyos. Huwag gagamitin ang pangalan niya sa usapang walang taos. Sa isip ng tao, ito'y pinalimot kung ano-anong pangalan, ikinabit ng mga hambog.
Marahil ay ito rin ang tanging dahilan. Hindi ako tiyak, wala akong batayan. Hindi pinahintulot ng puong may kapal ang larawan ng anak, maiguhit ni Numan. Sa ano gagamitin? Baka sa laulain. Pagkakakitaan, hanap buhay na rin. Ang lalong masama ay mura-murahin. Nitong mga hunghang, walang magawang magaling. Sa aking nahihinuha, hindi talaga kailangan ang anumang larawan sa pananambahan. Sa banal na libro, nakasaad ng malinaw, sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. At sa pangalan ni Jesus, iluhod ang mga tuhod naman. Walang mababasa na sambahin ang kanyang larawan. Kung hindi si Jesus ang niluluhuran, ang iyong kaharap ay ibang katauhan. Alam niyo ba sa kwento na kaugnay naman, mukha raw ni Da Vinci ang iginuhit niyang larawan.